Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Luzon Designs Mindanao, handa na ba kayo? KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Servisyon totoo, mga boss, ito ang sumbungan ng bayan o ramismo. Aksyon agad at maaasahan, sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto! Kakampe ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpi-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Okay, patuloy ho na lumalakas sa tumitibay yung programa hong Kilos Pronto, Primetime Sumbungan. Miyerkules ho ngayon na 12 ho ng Hulyo. Kumusta ho kayo mga bossing? Luzon, Visayas at Mindanao. Ikaw, Lex. Ayos naman, Ben. At magandang hapon po sa inyong lahat, mga KP. Tayo po ay napapunod sa PTV. Online rin po. Sa Facebook page po yan ng Kilos Pronto. At syempre, yung mga mamang joper. Oh, yung alam nyo, ha, may anti-distracted driving act. Ha? Mm. Kaya, ang tenga nasa radyo, ang kamay nasa manibela. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas 738 po sa inyo pong talapitan. Ito ho'y public service lamang, wala hong personalan. Kapag kayo ho'y tinamaan, eh maganda ho magpaliwanag na lang ho kayo dahil pinagkakalob ho namin inyong karapatan. Tama. At kapag pinagkakalob ho namin sa inyo, eh gamitin nyo ho, wag ho kayong magtatago at pagkatapos magre-reklamo at maraming sinasabing kakyaw-kyaw na ang programang ito'y bayaran, hambalusin ho namin kayo. Hindi ho namin sinasando kahit sino kapag sinubukan yung gibain ho ang programang ito. Dahil kami ho talaga ay serbisyo publiko. Libre. 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 Walang bayad. Tama. Wala na pong tulay-tulay kung sino dyang Estas, Judas, Barabas sa Satanas na magsasabi, dikit kami kay Alex Santos, yun. Dikit kami kay Tul Erwin, kay Ben Tulfo, nek-nek nyo, dumiretso lang ho kayo sa amin, public service ho namin, libre ho, my people's day ho kami. Embestigahan at serbisyo publiko, umpisa na. Si Chairman, kapito ko sa pwesto. Ayaw umalis kahit suspendido. Alamin sa Kilos Pronto. Recruitment agency, inireklamo ng PromD. Walang kaluluwang ahensya, sana mahuli. Alamin sa Kilos Pronto. Pinay sa Saudi, nasadlak sa dusa. Among nakuha, walang kasing sama. Alamin sa Kilos Pronto. Sa negosyo, dapat alisto. Mag-ingat sa mga kasosyong tuso. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay, sumbong from the agad ho tayo mga bossing. Umpisan ho natin mga boss. Isang kapitan sa Barangay Santo Rosario, Malolos City sa Bulacan, kapito ko sa kanyang pwesto kahit suspendido na. Sa ipinadalang email ng isang concerned citizen mula sa Barangay Santo Rosario, Malolos, Bulacan, sa bahala si Tulfo, ayaw daw tanggapin ni Kapitan Carlito Cruz Sr. ng Barangay Santo Rosario, Malolos, Bulacan, ang suspension order na inihain sa kanya. June 2017 na magkaroon ng order mula sa sangguniang panlunsod ng Malolos na suspendido na si Kapitan Cruz. Ang kanyang kaso, technical malversation of fund.
Ito ay dahil isang empleyado ng barangay na sumasahod ng 500 piso kada buwan pero aprobatong sahod pala ay 4,500 pesos. Sus, Ginoo. Nako, pag mga ganito hong klaseng mga makikita nyo ho talaga, ano, kapit to ko sa pwesto. Hindi, next, pag-usapan natin yes. To. Maraming ganitong kaso, kaso hindi sila alis sa pwesto, gagamitin lahat na teknikalidad. Kasi ho, da suspindido ng sangguniang bayan dahil ito'y sangguniang bayan ng malolos, suspindido na, hindi pa rin. Parang sinasabi nila, walang karapatan ang sangguniang panglungsod yes. Na sila ay utusan na umalis sa pwesto. Dahil siguro, ang inaantay siguro niya ay manggagaling sa DILG. Exactamundo! Diba? Oh. Natumbok mo yan, Sus Mario Joseph. Parang ibig sabihin, wala kaming, kumbaga, wala kaming keber kahit sino pa kayo dyan. Naku, Sus Mario Joseph. Ngayon, eto, para sa Kilos Prontong Aksyon, tingnan natin kung ano masasabi ni Attorney Christian Natividad ng Mayor ng Malolos City, Bulacan. Mayor, magandang hapon po sa inyo. Mayor? Attorney Christian Natividad, ang Mayor ng Malolos, Bulacan. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Okay. Live ho tayo, sir, sa Kilos Pronto sa PTV4. Kasama ho natin si Alex Santos, sir. Good afternoon, sir. Mayor. Yes, sir. Good afternoon po. Mayor, inilalapit ho namin sa inyo. Ano ho ba talagang itong problema ho rito ng inyong, barangay kapitan ho ng si Carlito Cruz Sr. E nareklam sa technical malversation. Siya ho'y tinanggal na ho ng ano ho mismo. Ng sangguniang panlunsod. Ayaw pa rin ho umalis sa pwesto. Ano ho sa inyo ho bilang isang mayor ho ng... Diyan ho sa inyong bayan, ano hong tingin niyo ho rito? Nasolve na po natin yung suspension dyan, sir. Then, okay. The same day po, nagpalabas na rin po tayo ng letter dyan sa mga bangko, sa commission and audit, okay. Pati po sa mga dinadaanan ng mga dokumento ng barangay. Okay. Ay may sulat na rin po sila to inform them na not to transact with the barangay captain na Carlito Cruz okay. Since okay. Siya po ay suspended na. Then, okay. Kinabukasan po noon, ay tinatawag na po namin yung first kagawad para po mag-assume na ng office. Yes, sir. Sinulatan po, may verbal din po na patawag sa kanya. Hanggang kanina ko, nakita ko sa office, tinanong ko pa siya. Sabi ko, ba't hindi ka pa nagnumpa, nakakagulo na yata sa barangay mo? Ba't hindi pa niyo ayusin yan? So, ang thing ko talaga dito ay... pinadala na namin sa DILG yung problem dilemma namin. Okay. Dahil ayaw namang malumpa ni rin kita. So, ang sabi po sa amin ng DILG ay pwede nga nilang makakasuhan din ang dereliction of duty yung barangay kagawad na number one. Sabi ko, pwede ba yung pangalawa? Hindi daw, kailangan yung number one. Okay, so sir, at this point, medyo may kunting kaguluhan ho dyan. Kasi kung siya ho, sinuspindin yun ha, may karapatan pa rin siya maghawak ho ng pondo ng bayan. Doon ho sa kanilang sa barangay, hindi ho ba? Wala na po ngayon. Ah, wala na. So anong ginagawa niya ngayon doon sa kanyang tanggapan, sir? Nakaupo na lang siya doon, pakuya-kuya-kuya na lang. Oo, kasi wala naman siyang matatransaktor na pera doon. No? Alright, sige sir. Dinawin ko lang din. Mayor Christian, tanong ko, yung suspension po niya, mga ano po, ilang buwan po ba? Ano ba tong suspension po niya? Forever na po ba suspended? O meron po siyang time pang bumalik ko? Ang 6 months po yung ano, suspension. Six months. So, at this point, sir, hindi naman kaya nalilito yung tao roon kung sino hong talagang respetuhin no, na chair, barangay chairman doon. Kasi kung hindi siya umaalis, magkakaroon ng kaguluhan dyan. Pag-gigit-gita niyo ang kanyang posisyon kahit na suspindido, magiging alanganin ho yung inyong ina-appoint. So, ganun nga rin po yung nakikita namin dahil talagang nagkakaroon ng confusion. Alright. Anong solusyon ninyo, sir? Kausapin ko po itong sangguniyan. Kinausap ko lang po yung magkabilang panig kanina na pinisolve na. Sino ba ang iupo na natin dito para matulungan ko na kayo? Meron ho ba kayong police power, sir, na talagang ito'y bantayan na lang ho na sabihin dito yung sinasabing acting barangay chairman na suspindido, karatula na sasabihin na ho dyan, na para ho yung mga tao hindi na ho malito. Bagamat wala nga ho siya sinasabing kapangyarihan maghawak ng pondo, pero yung kanyang impluensya ho sa ibaba,
sa gitna, baka sabihin niya, eh wala, eh, sinispindila ako ng mga sangguniang bahay, wala nang sinabi yan eh, hanggat hindi pa nagbababa ang DILG. So sir, importante rito ang DILG sa tulong ninyo at sa tulong din ho ng siguro alagad ng batas natin, yes. Baka kasi mangguluho to, kumuha ng mga amuyong niya, umpisahan ng kaguluhan, sir. Baka magkampo pa. Papatawag ko kahit mamaya po, makakautok ko siya kung talaga planning. Alright. Ano malaman po natin. Then, kausapin ko rin po yung kabilang panic. Yan sa ganoon po eh, ma-resolve ba namin the soonest possible time yung kanilang dilema dito ba rin. Okay. Sir, kukuha na lang ho kami ng update ho sa inyo bukas nito, sir. Yes, Hey, keep your line open, sir. Kasi kami ho'y public service lamang. Yeah. Para malaman ho ng taong bayan, ha? Anytime po, sir. Anytime. Maraming salamat ho sa iyo, Mayor. Apo. Thank you po. Right. Good luck. Ayun. Mabutit ipinalam sa atin ng concerned citizen ng Barangay Santo Rosario, no, yung nangyari po dyan. Eh, ang tanong ko rin dun, yung first kagawad, eh bakit ayaw niyong mag-assume kagad, no? Eh, siguro, siguro may nakikita rin dun. Siyang may takot siya roon kasi... Or kakampi nga. Hindi, imposible, pero sa akin, kung ikaw ay sinuspindi ng sanggunian, pero yung mga tao mo, nakatingin pa rin sa'yo, tingala ka, tinitingala ka pa rin, magiging uncomfortable yung ina-appoint lang. Kasi sasabihin nung nasuspindi, hindi, inilig ako eh. Yeah. Ang tangi magpapalis, magpapalayo sa akin ng DILG lang. Kaya DILG, kung nanunod kayo, yes. Bodily carry yung palabas yan, tadya ka na sa labas ng tanggapan niyan para wala na maraming sasabihin. Umagitna na ho kayo dyan, DILG. Yeah, o ito. Ito paring Ben, matagal na problema ho to. I'm sure marami ho sa ating mga motorista ang nababagot na ho at masakit ng ulo dahil po sa problema ng traffic po dito. Ito po yung ilang beses na ho yatang pinagbawalan ho ng otoridad na bawal mag-parking po to sa isa pong tapat ng eskwelahan ho to. Mm. Alam ho natin ito. Mandalaw yung ho yan. Verde to. Yung gumagano, no? Gumaganyan. Panoorin po ninyo to. Aha. Eskulahan ng mayayaman. Ginagawang parking lot ang lansangan. Di ba ka-operate lang yan? Bakit pinapayagang mag-park pa ulit sila dyan? Ilang beses man daw itong sitahin, tila mga dagaraw na nagbabalikan ang mga pasaway kapag wala na mga pusa. Itong sumbong ng mga motorista na dumadaan sa kabaan ng Ortigas Avenue Extension na sakop ng Mandaluyong. Ayon sa ipinadalang text sa Kilos Pronto, mistulang extension daw ng eskwelahan ng kalye dahil ginagawa na itong parking lot. Sinilip ng Kilos Pronto ang lugar. Positibo! Ang mga sasakyang sumusundo ng mga estudyante sa Lasal Green Hills sa Mandaluyong, perwisyo! Kabi-kabi lamang ng babala na bawal pumarada o mag-antay sa kalsada, wala silang pakialam. Mistulang imbudong lugar dahil 3-4 na linya na lansangan ang kanilang pinaparadahan. Ang resulta, matinding traffic. May traffic enforcer man sa lugar sa halip na manita at paalisin ang nakakaabala. Pakaway-kaway lang nang makitang aming kamera imbis na magpakitang gilas na ginagampanan ng kanilang trabaho, nagpapogi pa at nag-feeling artista. Metro Manila Development Authority o MMDA, dapat na siguro kamay na bakal ang gamitin sa matagal ng problemang ito. Kung hindi sila makuha sa santong dasalan, baka matatakot na sa santong hulihan at hatakan. Ay, naku, paring Ben, ganun talaga ang problema. Oh. Linawi natin. Yes. Pera ng gobyerno, pondo ng gobyerno, ginamit para palawakin ang lansangan, yes, para daanan ng mga sasakyan, hindi gamitin ng mga pribadong eskwelahan tulad ninyong mga berde. Ayun, naarong ngayon, mo. Ngayon, kayo mga berde, berding dugo ninyo, ayusin nyo. Hindi nyo pera yung lansangan, hindi nyo public parking yan. Mm. Nakakaperwisyo kayo, o brother, o maaari ba, ayusin nyo. Alam mo, nakakaano rin dito, dahil marami ako natatanggap na kwento, yun daw mga traffic enforcers ho, na mismong nandiyan naka-assign po sa lugar na yan, abay minumura pa. Ng mga magulang na nagsusundo ng mga bata. Sabi ka, umalis ka dyan, hampas lupa! Kami mayayaman! Kawawa. Ikaw ay sanging hampas lupa! Humahampas-hampas ng lupa! Ganun ang tingin nila mga berde kasi kasi alam mo, mayayaman ang mga anak nila. Jesus Mario, sir. Okay, para bigyan ho tayo ng solusyon. Ano kayang solusyon ito ng MMDA? Nasa linya ho si Supervising Operations Officer po ng MMDA. Siya rin po ang namamahala sa traffic ho natin.
I'm sure masakit na rin ulo rin ni Sir Bong Nebria. Sir Bong, magandang hapon po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Ben at Sir Al. Ay, hapon na po, sir. Magandang hapon po. Sorry. Oho, medyo busy-busy talaga. Busy-busy talaga si Sir Bong. Okay, Sir Bong, balikan nun natin itong problema ho sa may Mandaluyong, sa may Lasal Green Hills. Talagang ito po ba'y sakit sa ulo ho ninyo ito? Sir, ang problema po kasi sa lugar na yan, hindi lang po namin problema yan rush hour ng umaga. Problema po namin yan, pati sa rush hour ng hapon. Yes. Kasi po, pag tumukod po ang traffic, eh, alam nyo naman po na meron po dyan flyover papunta ng Green Hills, ano po. Yes. Eh, pag tumukod na po ang traffic dyan, nag-spill over po yung pila hanggang EDSA, yung mga paakyat ng flyover. Oh. And at the same time, yung tukod from Meralco, crossing EDSA, hindi rin po nakaka-cross dahil hindi wala na nga pong madaanan. Kaya, okay. Ngayon po, Sir Bong, kayo po ba'y nakipag-ugnayan na po ba sa pamunuan po na Lasal Green Hills? Yan. Alam niyo sir, nakipag-ugnayan po kami sa halos lahat po ng schools na may effect sa traffic lalo na po sa EDSA bago pa po magsimula ang pasukan. Hindi, dito tayo sa specifico tayo sa Lasal, sir. Opo sir, nung bago po magsimula ang pasukan. Ano po ang sabi ho nila? Sila po ba'y susunod? Na walang paparada ho dyan sa daanan? Alam niyo po sir, kasi ang traffic management nila is only as good as we can recommend. Ano? Mm-hmm. Ang problema po talaga dyan ay yung disiplina po rin ng mga sumusundo. Kasi po, hindi po talaga nila sinusunod kung ano man po yung alituntunin na dapat nilang sir ipila, huwag pong mag-park, huwag pong mag-antay. Hindi rin po nasusunod talaga, sir. Sir Bong, alam mo? Ako, may say ako dyan. Kung nakikinig ho sa atin ang pamunuan ho ng Lasal Green Hills, listen carefully, listen good. Itinuturo ninyo sa mga anak ninyo to be God-fearing, law-abiding. Dito pa lang, you're not abiding with the law, you're violating the law. Kayong mga magulang na nag-aaral sa Lasal, makinig kayo. Mayos kayo. Ayan, nahihirapan ang mga mabait pa sa inyo ang MMDA. Yeah. Kay Bong. Alam ko, nahihirapan ka rito. Hindi na to. Ito, kahit nung panahon pa ng dilaw, yan na talaga ang problema eh. Di ba, Bong? Totoo po yan, sir. Ano? Talagang it's a perennial problem. Hindi naman po unique sa Lasal yung problema na yan. Marami po talagang schools din na nagkakos ng traffic, especially during drop-off and pick-up time. Mm-hmm. Pero sir, ang sa amin lang talaga, ay ang inaano naman namin, hindi naman namin sila pinagpapawalang sumundo o magkatit. Ang sa amin lang, ilagay nila sa ayos at consideran nila yung effect ng traffic na ginagawa nila. Kasi po sir, actually, halos dalawang lane na po ang pinapayagan namin dyan. Basta pumila lang. Yes. Eh, ang problema po, sir, hindi po talaga yung mga iba sisingit pa sa ikatlong lane. Mm-mm. Tapos bubuntisin nila yung whole westbound. Eh, wala na po makadaan. Kaya tukot na po hanggang Meralco yan. So, ano hong pwede ho nating siguro solusyon dito, sir? Kakausapin na ba ninyo ulit ang pamunuan or gagawa na ho kayo ng drastic move dito, sir? Sir, actually, just like in any schools that we have talked to, we always recommend carpooling. Ayun. Para wag na po magdumami sa sakyan ng susundo at magpipick up. Tama, sir. Binanggit po ninyong carpooling. May isa pong paaralan na ginagawa ho yan. Kapag ang isa pong sasakyan na walang tatlong pasaherong estudyante, hindi ka pwede makapasok ko ng paaralan. Alam ko yan. Ibababaho nila sa kalye yan. Alam kong eskwelahan yan. Dapat ganun rin gagawin dito sa Lasal. Po lahat, sir. Kaso, hindi po ganun. Minsan, dalawang anak, dalawang kotse rin ang susundo. Yun po nagpapadagdag sa problema dahil hindi naman po talaga kayang i-manage ng Lasal alone ang traffic dyan na papasok at lalabas sa kanilang eskwelahan. Napakahirap po. Uh-huh. E kaya nag-spill over po yan sa Ortigas, nag-spill over sa EDSA, hanggang Meralco po ang problema natin. Sir Bong, siguro kung nakikinig at nanonood sa atin ngayon ang mga magulang ko nagpapaaral dyan, sana mga eskwelahan, di lang sa Lasal, kasi baka, baka sabihin, tinutukoy natin. Siguro kayo na mismo mga magulang maging disiplinado, lalo na pag yan may mga Catholic school, titinuturo yan to be God-fearing and law-abiding. Simple na lang ho. Kasi sinabi niyo, disiplina eh. Ibig sabihin, hindi disiplinado at hindi walang disiplina ho yung mga magulang na nagpapaaral ho ng kanilang mga estudyante, anak nila, sa mga eskwelahan ho ng mga religious school din. Opo, sir. Ako naman, sir, nakikiusap rin lang po.
in behalf sa leadership ng MMDA at sa lahat po ng aming mga kawani, eh, respetuhin naman po natin ang enforcers namin. Tama po, napaka baba po ng sweldo niyan. Eh, huwag yun na pong lait-lait. Inagwala po nila trabaho nila. Alam mo, Bong, meron kasing ugali ng mga konyo at saka hampas lupa. Hamak na ikaw. Ganun ho talaga dito sa Pinas. Hindi ko maintindihan. Sana nanunood hong karamihan sa atin ng mga edukado na may kaya, huwag ho lalaitin yung mga nabibilad ng mga traffic enforcer. Hey. Yes, sir. Masabi ko lang po, nung nakaraang araw dyan, nagpadala po ako ng strike team namin dyan para i-manage, tikitan yung mga ayaw sumunod. Yeah. To our surprise po, nakita namin, inabutan ng team namin doon, si ultimong si GM Team Orbos na po ang nagmamanage ng traffic doon. Oh. Kasi talaga po napakalaking problema yung area na yan. We look forward na lang, Bong, na magagawan ho to ng paraan. Yes. We will not. Hindi ho kami magsasawang ilalanta to. Some or somehow, well, there will be a bottom line na kung paano ho, na ito ay susolbahin na lang para ho talaga kumalat sa publiko to na ito ho, hindi ho katanggap-tanggap na gawain sa ito. Ha? Oh, sir, maraming salamat po sa inyo at naging katuwang namin kayo sa mga public information na to. Mm-hmm. Alam niyo, sir, bago niyo pa nilabas to sa news, problema na po namin yan. Pero... Mm-hmm. Nagpapasalamat po kami sa inyo at na-informan natin halos lahat ng mga kababayan natin ngayon sa problema na to. Okay. With that, Sir Bong, thank you so much po at good luck po sa inyo pong role dyan po sa MMDA. Thank you, sir. Maraming salamat, Sir Alex. Maraming salamat, Sir Ben. By the way, kinuha ho natin ang side ng at sinubukan ho natin kunin ang side ng Lasal. Ayaw ho nila. Sumbong mo sila sa Verde. Kalaban yan. Sa Agila. Asul at Agila. Dagitin kayo. Fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay mga ka-KP, nagbabalik po tayo. Sumbong OFW po tayo ngayon. OFW po sa Al Murug, Saudi Arabia. Sapilit na pong pinag-BJ. Pasensya po sa mga nanonood. Ito po yung ginawa ho ng kanya po manyakis na Arabong amo. Humihingi po ng tulong ngayon po ang OFW na si alias Lani. Hindi po niya tunay na pangalan po niyan. Gusto niya kapusing makauwi na ho at makaalis na po sa kanyang pong bastos na amo. Abril daw nitong taon nang una siyang molestahin po ng kanya pong amo. Pinasusubo di umano ng among lalaki ang kanyang ari habang may kutsilyong nakatutok sa kanya. Pakinggan po natin ang kanya pong panawagan. Tulungan niyo po ako, parang awa niyo lang po dito. Ayaw mo na po dito. Lagi na lang po ako pinapagpa sa ari ng amo ko. Sa bibig ko pinalabas niya. Hindi ko na po kami. Minagtataan pa niya ako pagkatapos sabi niya. Sabi niya, huwag na ako magsabi sa iba. Alam ko na daw po kung ano magingari sa akin. Magagawin ko po yun. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo po ako. Kalunos-lunos talaga ho at wala talaga magagawa ang ating mga OFW kapag nakatutok na po yung kutsilyo at dun mismo sa poder ho ng kanyang amo. Nang makipag-ugnayan po ang Kilos Pronto sa kanya pong ahensya, ang pangalan po ng kanya pong ahensya, ito pong Placewell International Services. At ang sabi ho nila, ito daw hong si Lani daw ho ay nagsisinungaling. No. Ha? At ipinadala nila ang video ni Lani bilang patunay. Sige nga ho, panoorin nga natin to. What's this message? It's a man go to your room and sex Suleiman. What? That's That's right? No, don't say it.
Wait, I order food in my room? No, sir. But I'm only always cold. Why you lying? لا اسألي قل لي قد مرة اتصل عليك؟ Mr. call you anytime. لا you only. Okay, طيب what's this message you sent to emergency? I don't know, madam. But I tell my agency because I go Philippines. Okay, ito pong video na ninyong pong napanood, ito po yung konfrontasyon ng kanya pong amo kasama po yung Foreign Recruitment Agency. Parang pinapalabas nila ho na yung bang video na unang pinadala ho ni alias na Lani sa atin, yan ba'y totoo? Pero sabi ho, eh kung ikaw Ben, kung nandun ka ho kaharap mo yung amo at at the same time nandun yung FRA, eh manginginig ka, matatakot ka. Nga may term na under duress ka. Mm-hmm. Eh siyempre matatakot ka pag sinabi mong ano. Ayun. Maraming posibilidad kasi yeah. Matatakot ka dahil una sa lahat nandoon ka sa bansa na 'yon. Saka baka mamaya may kasunod 'yon, sasampang ka ng kaso, mapupulis ka, makukulong ka, nahalay ka na, kababuyan ang ginagawa sa iyo, mga putok sa buho mga at maaring babalik ta rin pang kwento sa iyo. Exactly. Ito, para sa Kilos Prontong Action po, makakausap po natin si Ma'am Josephine Tobian ng OWA. Ma'am Josephine, anong pwede ho natin magawa ho dito? Parang binabaliktad po ng kanya pong ahensya itong nangyari sa kanya. Opo. Imbestigahan po natin yung paimbestigahan natin yung nangyari sa worker natin para malaman kung ano ba talaga yung katotohanan dun sa sinumbong ng ating kababayan, no? Pero hindi maganda yung nangyari ngayon. Oo. Lalo na pagka may sexual molestation nangyayari. Oo nga. Ang problema ho natin dito, ma'am, imbis na tulungan ng isa pong ahensya, ito po ating pong kababayan, eh mismo pang silang pinapapain pa ho sa sa mga buitre nito, itong among arabong amo nito, ma'am. Pwede ba ho natin ma-contact, I don't know kung meron po bang agency dito yung... Meron. Yung Placewell, pero naku, mukhang hindi yata nakikipagtulungan nito, ma'am. Kilala yung kumag na yan. Placewell, agency. Ay sus, Mariosep. Eh kung talagang, ma'am, kung merong horror role, horror, hindi honor. Yan ho talaga. Eh, kung pwede lang hong gawing talagang sinasabing may shame campaign, eh pwede ho sila pumasok dyan. May mga pinagmamalaki ang agency na yan, mga big shot daw ng mga ewan natin, mga has-been na sa media, nagmamalaki. Ah, ganun Mario ba? Josef. Oh. Ah, sige, papa-check natin sa PEA. Yeah. Kung ano talaga ang mga powers nila. Anyway, tawag na rin natin yung Placewell kasi meron naman tayo staff dito who can really talk to Placewell. So, sana madaliin po natin, ma'am, dahil mukhang nanganganib ang buhay ni Ma'am Lanio doon, alias Lanio, ating pong OFW doon, ma'am. Oh, we will do that, oh. Okay, thank you so much, ma'am. Maraming salamat din. Okay. Ay, nako, talagang mga problema ho. Nasabi mo Placewell? Mm. Ay sus, marami siya. Pumapapel, umi-epal nga yung ibang mga husband na sa media. Naku. Magpahinga na lang kayo. Yun. Mga lipas na kayo. Gusto niyo pang pumasok at pumapapel, ma-epal kayo. Alam ko kung sino sinasandali niyo, Placewell. Ha? Makinig kayo. Hindi kami natatinag kahit sino pa yan. Alright? Wala kaming sinasanto. Kaya kung ayaw niyo humarap sa amin, eto, pinahiya namin ka. Anong sasabihin ng inyong mga pader-pader ninyo, pag-uuntog-untogin namin mga ulong pader ninyo. Importante yung tulungan ninyo yung mga OFW na under distress po natin. Okay, mga KP, konting ngiti po tayo ngayon. Yeah. Dito pong July 7, ay ginanap po ang 32nd anniversary po ng Philippine Retirement Authority o yung PRA. Ang PRA po ay isang ahensya ng Department of Tourism na humihikayat po ng mga banyagang gusto hong magretiro dito sa Pilipinas at mamuhay para na rin Pinoy. Panoorin po natin. More fun in the Philippines. Hindi lang yan campaign slogan ng Department of Tourism o DOT. Yan din mga katagang nasasabi na mga dayuhan kapag bumibisita sa Pilipinas. Kumbaga, sa putahe, kumpletos rekados na raw kasi rito. Mula sa mga nagagandahang tanawin, masasarap na pagkain, kultura, at higit sa lahat, tayo mismo mga Pinoy. Diyan nakakalamang ang Pilipinas na talaga namang hinahangaan ng buong mundo.
Sina Paul de Blasi at James Tanner ay dalawa lang sa mga dayuhang nag-alsabalutan mula sa Amerika para manirahan dito sa Pilipinas. Kapwa silang miyembro ng Philippine Retirement Authority o PRA, ang attached agency ng DOT na may mandatong manghikayat ng mga dayuhan na mag-invest, manirahan at magretiro sa bansa. I met all these wonderful people over here who took me into their lives, shared their home. So I thought, what a great opportunity to share with everybody around the world the true Philippine experience. Everywhere I went, everybody so respectful, so hospitable, so friendly, so warm, that when I went home, I missed that. I missed everywhere you go, everybody treats you like a VIP. That was just something that I had never experienced before anywhere I've ever been. Present ang karamihan sa foreign retirees sa pagdiriwang ng 32nd anniversary ng PRA nitong July 7. Dito binalita ni PRA General Manager Bienvenido Chi na target nila ang karagdagang 100,000 retirees pagsapit ng taong 2020. Our concentration now is China because of the good relationship that's going on between the two countries, then Japan and Korea. Isa-isa rin ipinakilala ang marketers na patuloy na sumusuporta sa ahensya. As their long stay in retirement destination through the special resident retirees visa, these PRA retirees have embraced the Filipino culture and have been part of our Filipino lives. At ang pinaka-highlight ng selebrasyon ay ang pagbibigay parangal sa loyalty awardees. Sila ang mga dayuhang retirees na higit 20 years nang naninirahan sa Pilipinas. Samantala, isang hamon naman ang iniwan ni DOT Undersecretary Almarita Jimenez sa PRA. Ito ang lubusang makilala ang Pilipinas bilang top retirement destination sa buong mundo. The challenge ahead of PRA is staying relevant in that marketplace. And I think that you have the best marketers present here in this room. Go ahead, our dear retirees, and tell people why it's more fun to retire in the Philippines. The Philippines ranks 19th among the best places to retire around the world. Ayon yan sa 2017 list na inilabas ng prestigyosong International Living Magazine. At habang may mga kwento at karanasan na nagpapatotoo sa slogan na It's More Fun in the Philippines, inaasahan balang araw ang Pilipinas na ang mangunguna sa puso at isip ng bawat retiree sa buong mundo. Fish are eating, so should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto, sumbong OFW muli tayo. Isang kababayan po nating hotel attendant, humihingi kayo po ng tulong o ayuda at hiling po niya makalaya at makauwi na ho sa ating pong bansa. Nitong Mayo kasi, nanganak si alias Lenny, hindi po niya tunay na pangalan po niyan, pero ang ama ng kanya pong anak, nawala daw ho na parang bula, isa pong foreigner po ang kanya pong asawa at ang tatay ho ng kanyang baby. Dahil bawal sa bansa ang magbuntis ng hindi po kasal, abay agaran siyang ikinulong ng mga pulis sa Abu Dhabi at binawi ho yung kanya pong anak. Hawak na ho ng estado. Inilapit na raw po ito sa kanya pong agency pero ang kanya pong ahensya wala raw hong ginagawa. Sa ngayon po inilipat na sa Dubai Central Jail itong si alias Lenny at hindi na po makausap ang kanya pong kaanak. Sinubukan ho namin kausapin sana ho yung kanya pong pinsan pero hindi ho natin makontak.
Pero dahil po dyan sa problema ho ni alias Lenny, kausapin ho natin si Director Raul Dado. Siya po ang Acting Executive Director ng Office of Migrant Workers Affairs ng DFA o OMWA. Director Dado, magandang hapon po. Oh, magandang hapon naman kayo. Gracias. Opo, medyo masalimuot po itong problema ho ng ating pong kababayan. Isa po itong issue po ng pagbubuntis ho doon at nanganak po siya, which is bawal ho doon sa bansa po ng Abu Dhabi. Anong pwede ho may tutulong ho ng ating pong DFA po dito, sir? Well, first of all, kailangan nga abogado, no? We'll call our consulate in Dubai, in the embassy in Abu Dhabi, para matigas yung lawyer. Yung competent yung tawag, yung morality. So, mga bansa na ganyan talagang may fit sila. Oho. Yung lawyer po ay magagaling po doon sa Abu Dhabi, sir, no? Ay, ngayon po, nasa Dubai na pala ho pala, sir. Dubai. So, we'll get a lawyer in Dubai na tutulong sa kanya. Tawagin namin si Conjen Cortez. Oho. I-recall ko si Conjen Cortez on many matters. Para natin sa visit. Okay. So, meron na po tayong contact po sa ating pong embahada po ito, sir, no? Para matulungan po natin itong OFW, sir. Oh, yes. Right now, I believe it's on Conjen Cortez. Oho. Sabihan na sa akin mga video. Yes, sir. Dahil kawawa naman po, eh. Pati, mababawi pa ba ho niya yung baby, ho, sir? Dahil kuha na ho na estado, eh. Kaya naman ho, no? With the proper legal representation. Kasi ang mga ganyang mga bansa, they also value the mother and the child relationship. Okay. We look forward po, sir, kung saan po mga pangyayari po dito at development po dito sa kaso ni Ma'am Lenny. Sige po. Thank you, sir. Thank you, Director Raul Dado ng DFA. Thank you, sir. Yun. Okay, dito naman tayo. Sumbong Metro naman. Isang Dabawenya. Parang isang linggong pag-ibig ang naging kwento sa trabahong ipinangako. Natanggap siya bilang field auditor ng Nonstop Agency Davao Branch sa si Lizabel Aligares. Nitong June 20, 2017, pinalawas siya sa Maynila upang mag-training sa head office ng Nonstop Overseas Employment Agency sa Malate, Maynila. Pero ang problema pagdating niya sa Nonstop Overseas Employment Agency head office, sinabihan siya ng may-ari na hindi ng kumpanya na hindi siya qualified bilang field auditor dahil hindi siya accounting graduate. Oh, pinag-training pa rin siya ni Lizabel ng isang linggo pero masaklap. Nakatanggap siya ng mga verbal abuse mula sa may-ari nito na si Lucy Sermonia. Sa pangalan pa, taga-sermon na talaga eh. No. June 28, 2017, ang tuluyan siyang tanggalin ng Nonstop Agency pero ang masaklap, ginawan siya ng kwento, hindi pa ibinigay ang kanyang isang linggong sahod. Hiling itong nagre-reklamo sa sana makuha niya ang sweldo niya at makauwi sa Davao. Kasimple lang naman. Yes. Okay, kasama natin ngayon dito. Okay, si Lizabel. Lizabel. Gusto mo lang makauwi sa Davao at gusto mo makuha yung iyong isang linggong sahod na training na, di ba? Opo. Eh, magkano raw ang training na pasahod dapat? Bali po, fixed rate po ako, 12,000 per month. Then, sabi nila, 400... 12,000 daw per month. Fixed rate. Okay. So, okay. Pinuntahan ng Kilos Pronto Team, Surveillance Team, Opisina ng Nonstop Agency at narito ang kanilang naging pahayag. Kasi ang offer namin, pag nandun sa branch, 20,000 plus may mga incentives. Kasi meron kami branches ng Mindanao, Visayas region, mga ganun. Then nag-ano siya na hindi ko man pala kakayanin. At is okay, ganun. So, sorry, but we cannot give you any more. Yung bang fair back, oo, yung ganun. So, kaya nag-out na siya. Parang pamilyar tong pangalan tong Nonstop Kalokohan, Nonstop Overseas Employment Agency. Kayo inareklamo na sa amin mga putok sa buhuring kayo. Ha? Wala rin kayong pinagkaiba roon sa sinasabing. Ano ba yung isa? Yung kala, eskweta? Yung Placewell. Kung pag-uusapan ng mga wala kami mga Alzheimer's ni Alex, bata pa kami. Kaya alam namin, ha? Makinig kayo, umayos nga kayo. Sus Mario Josep. Anyway, tutulungan ka namin dito, ha? At sa labor, huwag ka mag-alala. Magagawa namin to. Tsaka parang may mag-o-offer ata sa iyo. Nung marinig yung kwento, tinawag natin sa kababayan ko to, ano? Kababayan natin pareho. Taga-babayan tayo. Pwede ba naman yan? Tulungan na natin. Sige, dyan ka lang ha. At may mag-i-interview sa iyo mamaya. Okay, dito tayo, mga ka-KP. May git 100,000 pisong investment sa La Concepto Advertising Agency. Abay, naglaho rin po parang bula. March 27. Naglabas ng 140,000 pesos itong si Joseph Petalver bilang investment niya sa La Concepto Advertising Agency. Hinimok di umano si Joseph ng kaibigan na si Michael Ballesteros
na mag-invest kasama ang kapatid na si Mark Balesteros sa La Concepto. Nagbigay naman daw ng mga post-dated checks itong sina Michael at Mark. Pero ang problema, talbogo lahat ng checking ibinigay sa kanya. Huling nakausap ni Mark Balesteros si Joseph noong June 27 upang makipag-areglo sa kanya sa pamagitan po ng pagsasangla ng sasakyan nito kay Joseph. At live po natin mga kasama ngayon si Joseph Petalver. Joseph, mukhang naisahan ka. Ano ba pwede natin balikan dito? Ano bang usapan ninyo dito sa kaibigan mo? Walang usapan lang po namin is magbabayad siya. Mm-hmm. And okay na po sa akin yun, basta makapagbayad siya. Pero hanggang ngayon po, mga dalawang buwan na, wala akong natatanggap. Pag sinabi mong kaibigan, gaano mo siya ka-close? Since, bata pa kayo, kaibigan mo na? Hindi naman po sa ganun. Oo. Mga sabi nating taon, isang taon, dalawang taon. Pero paano ka na pabilib dito sa kaibigan? Bali, magka-grupo kami sa Facebook page. Okay. Sa sasakyan, parang car club. Okay. And then, siyempre, may tiwala naman po ako sa kanya. Mm-hmm. Kasi parang magkakaibigan naman po kami doon, walang lokohan. Parang pamilya ang touring namin sa isang siya. Okay, so gusto mo makuha talaga yung pera, no? Okay, para sa Kilos Prontong Action po, nasa linya ngayon si QCPD District Director, Chief Superintendent na po siya, Chief Superintendent Guillermo Elazar. General, good morning, good afternoon po, sir. Good afternoon, Alex. At magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at nanonood. Medyo nagkasanay kasi kami mag-usap ni General sa umagang programa ko sa radyo. Kasama ko po si Ben Tool po dito. Kilos Pronto po to, sir. Okay, General, anong pwede ho natin may tutulong ho dito sa complainant natin? Medyo hindi ho siya nabayaran. Ito pong kanya mga kaibigan, yung kanya pong cheque na na-issue sa kanya. Talbog ho, sir. Paano ho natin pwedeng matulungan to, sir? Opo, mukhang ito po ay parang investment scam. Kung di po nagkakamali, parang investment scam yata yung nangyari. Mm-hmm. At siya ay naloko. Oho. So pwede po nating pailan po ng estapa kung sakali man. Yes. Pero ay suggest po sana na dito po sa Camp Caringal ay pumunta po sila dito para amin po maimbestigahan na maayos. Mm-hmm. Maimbitahan kung sino man pwedeng ating kausapin dyan. At the same time ay mapag-aralan po natin at makapag-sampa tayo ng kaukulang kaso po dun sa mga responsable sa panloloko sa kanya. Opo. General, tayo naman ho, wag naman ho natin humantong sa kasuhan, di ba? Maaring kapag napanood nila itong programa ho natin, baka ura-urada, babayaran na ho itong itong complainant natin dito, sir. Pero, ganun pa man, papumuntahin po namin itong complainant dyan po sa inyong tanggapan, sir. Opo. Punta po ako mismo sa aking pong tanggapan. Yun. Ako naman po ay lagi nandun yung aking secretariat. Yes, sir. Natawagin ako doon. Baka magbibigay po ng bilin sa kanila upang, maganda nga sana na itong ganito, kung mapanood ito ng mga nang biktima sa kanya, gagawin ang paraan. Kasi ang last resort po natin dito, sampahan po natin ang kaso para madala po yung mga nanluloko sa samantala sa mga kaibigan in particular. With that, General, thank you so much po. Asahan po namin po ang inyo pong tulong dito. Thank you, sir. Salamat po at magandang hapon po sa atin. Thank you. Ayun, Joseph. Okay. Ayos. Talaga naman, pag pinag-usapan natin si Director, hands-on talaga. Yes, so, talagang partner talaga ito ng Kilos Pronto kung pag-uusapan ay sumbungan at tulungan. Ito naman, isang OFW na naman po ang ating kasama ngayon at nakauwi na siya matapos dumulog sa ating programa. Reklamo ni Lou, muntik na siyang molestyahin ang kanyang amo. Ito, live na kasama natin si Lou Cabinian. Kumusta ka, Lou? Okay na po, kasi nakauwi na po ako dito. Oh, okay na, huwag ka na. Tears of joy yan. Okay ka na, okay ka na. Abay, ilang taon ka na? 25 po. Parang bata lang. Parang akala mo, 18 lang. Mm-hmm. But anyway, at least naka-okay ka naman. Saan probinsya ka uwi ngayon? Ilocos Norte po. So okay ka lang. Masaya ka na ngayon. Opo. O di bali, huwag ka na umiyak. Okay ka na. At least, safe na. Samantalang iba dyan, marami pa. Tinutulungan pa namin para... Mm-hmm. Para makauwi, ikaw nandito ka na, okay na. Pasalamat ka na rin dyan. Doon sa mga nakikipagtulungan sa amin, okay? Opo. Good luck na. Ikaw ba'y babalik pa? Depende po. Pag may pagkakataon. Opo. Saan mo gustong pumunta? Hong Kong na lang. Mga Switzerland na lang. Yung mga isang oras ng biyahe, dalawang oras. Opo. Relax ka na, ha? Opo. At nakita naman namin, masaya ka na. Masaya ka naman, masaya na rin kami ni Alex. Yes.
Okay, at ay magpapasalamat na rin siguro tayo sa OWA. Ang yeah. OWA kasi nakatulong sa inyo. OWA, katuwang talaga ng Kilos Pronto. Etong programa na talagang sumbungan ng mga OFW. Yep. Na inaapi ka pareho mo. Okay? Kasi kung wala ang OWA, eh ba, wala rin kami. Mm-hmm. Diba? Eh, hindi pwede. Sanggang dikit kami pagdating sa tulungan, pagdating sa OFW. Okay? Okay, okay ka na. Thank you, Pastor. Huwag ka na umiyak, ha? Pabigyan ng banana cute. Balot naman, balot ba? Kung gusto mo, turon. Gusto mo, turon? Pabigyan ng turon to. Okay, para wala na. Okay, sige. Fish are eating. So should you, anak. Hmm. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Ito ho'y sasabihin ho namin sa'yo, wala ho kaming kapatid na Richard Tulpo, yung putok sa buho na yun. Baka, po, baka galing sa ihi ng aso yung naging kabute. Ngayon, ginagamit para ito bitag official at 2017 ang kanyang account. Ay salamat ho sa Philippine Air Force, ang pamunuan na pumunta ho sila dito to confirm kasi bumusina ito ho'y gumawa ng, ano, gumawa ng storya doon. At kaya sa inyo dyan, sa Philippine Air Force, maraming salamat. Thank Don't you, worry, bogus yan. Oh. Eh, kung yan ay mangingikil sa ito, nananakot sa inyo, sabihin nyo sa amin, kami nang bahala, bibitagin namin yan. Hindi kaya putol yun? Tul-putol? Niloko mo ata ako! Okay. Oy, happy birthday nga pala kay Jomer Evangelista ng Bitag at syempre sa mga magulang ho ni Apple Meneses na si Mang June at si Ma'am Guy. Hello po sa inyo, nanonood sila ngayon. Hello. Gusto ko kayo. Magaling po kayo, ma'am. Eto ah, na. Okay, sige. Again, sinasabi ho namin sa inyo, hindi libre ho ang libre, public libre. Service ho dito. Wala hong bayad. Huwag na ho kayong gumamit ng pader. Dumiretso na ho kayo. Wala na ho kung sino-sino. Baka kikilan ho kayo eh. Yun. Hindi ho kami tumatanggap ng anumang bayad. Libre ho to. At hindi ho to, hindi ho namin binibenta ang servisyo namin. Pang sino man ho, gumamit ng pangalan ho ng Kilos Pronto, kese ho da sa kagrupo namin at nangikil ho sa inyo, isumbong ho sa amin. Tama. Ganun ho kasimple. Higit sa sumbungan, investigar at isyong kailangan solusyonan, ang serbisyo pampubliko dapat Kilos Pronto. Pronto.